ito kanina, so kasi pareha to market entry kasi yun yung mga previous licenses. Nabanggit ko na when you want to install base stations or cell sites, it would require a lot of permit, especially from the LGUs, nabanggit ko kanina. At there were efforts na ginagawa dyan sa area na yan, but hindi pa ako nare-realize na dito na. So, ganun pa rin yung problema. Meron nung napanggit na PDS, yes, nasa PDS po yan. Yung nga lang, nasa PDS are all targets. Sinabi doon na 80% of the households should have at least 2 Mbps. 80% of the households, kung yun, nationwide. Based on the ITU report too, kasi in 2012, almost 20% lang ng households in the Philippines may access. Hindi pa sinabi 2 Mbps. May access po sa internet. And we calculated the amount required to at least give 2 Mbps, 80% of the household. E nasa 802 million. Yung ating aming estimate, 802 million pesos. E 2016 po yun, imposible na we can no longer achieve that to 80% of the household. Sinabi din doon na yung CBD, if I'm not mistaken, is 4 Mbps. Mababa po. That's correct. Kasi 2010 po yan, hindi naman na-foresee na the development of contents, etc., the requirement of bandwidth, lumalaki na lumalaki. So, hindi ko na-foresee yun. So, there should be updating of those targets. And dapat malaman how to achieve. Kasi problema, digital hierarchy, nag-set objective ng target, kaya wala naman ito yung how. Yung how dapat ang pagturo ng pansin how to si